Okay, alright. Welcome back to my YouTube channel. I'm Mantis Vlog. Nako, mainit! Matindi na naman itong ating tatalakayin tungkulo dito, very controversial, na pagkawala ni Catherine Camilon. Kumusta na nga ba ang kaso ni Catherine Camilon? Kumusta na nga ba ang katayuan ni Catherine Camilon? Kumusta na nga ba si Police Major? Kumusta na nga ba ang mga sangkot dito na nagtatago na si Magpantay? At siyempre lalo't sa lahat, kumusta nga ba itong ikangapoy nanay, tatay, kapatid ni Catherine Camilon? Sa punto pong ito, mga kaibigan, yan po ang patuloy nating tatalakayin. At kung bago pa lang po kayo sa aking maliit pa na YouTube channel, inaanyayan ko po kayo, please subscribe. Sabay-sabay po nating i-like ang video na ito kung nagustuhan niyo po. Ako'y muling nakikiusap, mga kaibigan. Kung pwede lang, patapusin po nating panoorin ang kabuuan ng vlog na ito. At nang sa kanon, lubos po nating maunawaan. Mga kaibigan, nako, kumusta muna bago tayo pumunta doon sa pinaka-highlight ng ating tatalakayin? Ilang tulog na lang po, ay Pasko na. I'm very sorry, bagong taon na. Advance Happy New Year, advance welcome 2024, mga mahal nating OFW. Antigas na na, OFW. Saan man sulok ng mundo, kayo naroroon. Ingat-ingat po kayo at siyempre enjoy sa ating pagdiwang ng bagong taon. Okay, ito, pinadaan na lang natin ng kaunti. Pasensya na po tayo, ilang araw na walang upload, busy po tayo. Ang dami nagbibigay yun ng public opinion. Ang sabi, nagtago na daw ako. At nagbibigay ng message sa akin. Diyan po sa ating private message, messenger, na ika nga kung bakit hindi ko na tinatalakay itong latest update kay Catherine Camilon. At nakapokus daw po tayo doon kay Ronaldo Valdez. Ay, pasensya na po. At tayo po ay abala. At siyempre, ayoko naman po magtalakay na ika nga po ay, tayo po ay nag-iimbento lang at walang ika nga po ay latest update pa. But sa puntong ito ay gusto kong bigyan po kayo ng kaunting pahapyaw ng pangungumusta dito ho sa kaso ni Catherine Camilon na nawawala, mga kaibigan. Alam niyo ho, ito ay napakainit na usapin. Hindi lang ito first time nangyari. Marami po nating tinalakay na mga kaso na ika nga po ay bilang isang maliit na vlogger na inaabangan po natin, katulad po ng Jubilee case na baon ho sa limot. Ang Jubilee case ho. Dito po kay Arne Tevez hanggang ngayon ay hindi pa rin po nahuhuli. But ang sabi nga, ang DOJ ay patuloy ang masusi at pakipag-ugnayan at ginagawan lahat ang ika nga po ay para mahuli itong si Arne Tevez. Sinabaybayan po din po natin yan. At siyempre doon po sa mga sabungero na nawawala, na nabaon din po sa limot, mga kaibigan. Ang gusto ko pong ipunto dito at ipahiwati, kaya po kahit wala pang naibibigay na latest update, itong ika nga po ay ating kapulisan, ating kinauukulan, tayo po ay nandito, binibigyan po muli natin ng katanungan at ng baka po ito'y nabao na sa limot. Itong kaso na ika nga po ay pagkawala ni Catherine Camilon. Maya-maya ho, ay may babasahin po ako sa inyong sulat na ika nga po'y galing dito po sa nanay at kapatid ni Catherine Camilon. Huwag po kayong mag-alala, babasahin ko po sa inyo. I'm very sorry, tuloy-tuloy tayo, walang cut, tao lang po. Okay, pasisino po, talaga uso ngayon yan na inuubo, mga kaibigan. Nasaan nga po ba si Catherine Camilon? Mga kaibigan, dumako muna tayo dito kay Catherine Camilon. Nasaan na po ba? Yan po ang maraming katanungan sa public opinion at simple sa aking messenger
na nagbibigay ng kanilang ika nga po'y humihingi ng update. Yan po ay ang mga katanungan na ika nga po'y siguro baka bagong taon na 2024 na ay hindi po nasasagot ng kapulisan. Bakit po sinasabi kong kapulisan ang sasagot? Sila po ang nakatukad dito sa pag-iimbestiga, mga kaibigan. Ay hanggang ngayon po, napakaraming testigo ang hawak ko ng kapulisan. Humigit kumulang 18 testigo. Ay lalo pong lumalabo ang kaso. Kaya ako rin po ay nagtatanong, ilang buwan na po itong kaso ni Catherine Caminon? Ay lalo pong lumalabo. Wala pong maibigay ng konkreto official na statement itong kapulisan. That's why nagtatago po yung mga yan. Eh bakit ko sinabi nagtatago? Trabaho po nila na magbigay ng latest update tungkol dito sa pagkawala ni Catherine Caminon. Ilang buwan ho, hindi nagbigay ng ilang linggo ho, hindi nagbigay ng latest update. Ito nga kinaukulan tungkol dito sa pagkawala ni Catherine Caminon. Yan po ay importanteng mahalaga dahil ang pamilya ho nito ay umaasa kung ano man ang katayuan ng kanilang anak. Yan po ay importanteng mahalagang malaman nila ba't sa punto pong ito ay wala po silang maibigay na latest update, mga kaibigan. Sana po maunawaan nyo. Ano na nga ba ang nangyayari dito sa ika nga po yung investigasyon? Ito ba talagang patuloy pang iniimbestigahan? Kawawa naman ang pamilya nito, mga kaibigan. Sana naman ho, napakagaling ng pulis natin. Wala po tayong masabi sa mga aral nila. Yan po ay mga nag-aral, kaya may ranggong kernel, may ranggong major, but umaasa po kami na kaming taong bayan ay nagpapaswildo sa inyo sa pamamagitan ng boss. Yung katalinuhan nyo po, sana ho, ay hindi matapalan ng kung ano para hindi gumalaw. Alam nyo ho, kahit anong talino ng isang nanunungkulan, kapag yan ay natapalan ng anumang pantapal, parang albularyo lang ano, tinatapalan, kita mo ho yung albularyo, pag tinapalan yung kaunting sakit ng anumang tapal, ay naalis po ang sakit. But ito, pag ang PNP ho, hindi lahat. Dahil maraming matitinupan lahat, matitinupa. May kanga po'y PNP. Ang PNP yung iba ho pag natapalan ng anuman salita dahil kabaro itong ikang tinuturo ng Diyos po. Ay na nagkakaroon po yan ng pananahimik. Yan po ay isang punto de vista, mga kaibigan, na sana ho ay huwag dumating sa ganon. At naku po, kami po ay nakabantay dito. Sabi ko nga, ayaw ko sana magbigay dito ng anumang komento. Gusto ko ismote dahil bagong taon at mag 2024, ba't hindi ko kaya nga pigilan. Nandito na naman tayo, nagbigay ng kaunting komentaryo. Ang daming katanungan o dito, nasaan ang sasakyan ni Catherine Caminon? Nasaan si Catherine Caminon? Nasaan ngayon si Major? Mga kaibigan, madali pong sabihin, nandiyan si Major sa kampo, nakarestrict. Ba't wala po katunayan na nandun po si Major? Alamin po natin, yan po ay isang Major. Hindi po natin alam kung naano ang nasa utak niya para lang malusutan di umano itong kaso niya. May binabalak yan, alam po natin, mga kaibigan. Nasaan ngayon si Magbantay? Itinuturong isang sangkot dito sa pagkawala ni Catherine Caminon. Bakit hindi mahanap, mga kaibigan? Nako po. Ba't po na, mga kaibigan, basahin ko muna ito. Ang buhat dito sa kanyang nanay na makabagbag damdamin. Makabagbag damdamin na salita na ika nga po'y gustong ipahatid dito kay Catherine Caminon ng kanyang nanay. Sabi nga niya, ito po ay buhat kay Rose Manguera Caminon. Ang kanya pong nanay ay naghatid po ng makabagbag damdamin na message para po sa kanyang anak
na si Catherine Camilon. Eto, dito nagsimula ang pangarap mo anak na sumali sa puzzle. Hanggang sa nabot mo ang gusto mong salihan, masaya kami na natupad mo iyong mga pangarap sa ngalan ng puzzle. Miss na miss ka namin, Bibi, mahal na mahal ka namin. Okay, nagpatuloy pa natin at saka tayo muli magbibigay ng kaunting kubinto. Sana makasama ka na namin anak, miss ka na namin. Buwat din yan kay Rose Manguera, ang kanyang pong nanay. 2 buwan ka na anak, hindi namin nakakasama. Walang oras, araw na hindi ka namin iniisip at tinahanap. Sobrang hirap at sakit pakiramdam ng ganito, pero hindi kami mawawalan ng pag-asa sa tulong at awa ng Panginoon. Makikita ka rin namin, hindi niya tayo pababayaan. Maliwanag ko, mga kaibigan. Yung sinabi ng kanyang nanay, makikita ka rin namin, Catherine Camilon, hindi niya tayo pababayaan ng mahal na Panginoon. Mahal na mahal ka namin. Buhat naman dito kay Chinchin Manguera. Merry Christmas, Catherine. I love you. Miss you so much. Buhat naman sa kanyang kapatid. Okay. Alright. Yeah, tayo po ay nandoon nakasuporta dito sa magandang message ng kanyang nanay na makikita ka rin namin anak, yung kanyang anak. Tama ho. Dahil hanggang ngayon po, ay wala na ba tayong katibayan na ito po ay wala ng buhay? Wala pong katibayan na anuman. Kaya't tama po ang sinabi ng kanyang nanay na makikita ka rin namin. Nako po, napilibig ba? Mga kaibigan, alam ko, ngayon po ay ilang tulog na lang, ilang araw na lang, ay maghihiwalay po ang bagong taon. Welcome 2024 Advance Happy New Year sa lahat po. Ito po ang aking maliit na YouTube channel ay nagpapabot po sa inyo ng pasasalamat. Bagamat po sa taon 2023 nang magsimula po ako na ikang po dito sa panibagong YouTube ng aking YouTube channel, nandiyan po kayo, hindi nyo po ako iniwan. At yung iba naman po ay may karapatan po na ako iwanan. Nire-respeto po natin yan. Buzzers man o hindi, I'm very sorry kung minsan ang daming public opinion nyo, hindi ko nasasagot, hindi ko napupusuan. Sana po maunawaan nyo. Ako po ay abala sa dami po nagkukomento, hindi ko na po maisa-isa minsan. But yan po ay buong puso ko po tinatanggap at nire-respeto kung ano man ho ang public opinion nyo. Dahil dito po sa ganito na vlogging, commentary, nagbibigay ng public opinion, ito po ay hindi basta-basta. Dito po ay kredibilidad, dignidad ang nakataya po namin. Kaya sino man ho na nagbibigay siya ng buzzers para sa akin ho, hindi po ako nagagalit sa inyo. Karapatan nyo pong kung ano man ang may mali dito sa aking maliit na YouTube channel, tinatanggap ko po yan, mga kaibigan. Dahil tao lang po ako, hindi po ako perfecto. Kung may mga mali po tayo diyan na ikangaboy, nasabi, yan ay pawang public opinion sa akin na alam ko po ang dating sa inyo ay mali. Kung mali man po ang dating po sa inyo, tatanggapin ko po yan ng buong puso. Wala pong sama po ako ng loob. Kaya kayo mga buzzers na nandiyan po sa aking maliit na YouTube channel, mahal na mahal ko po kayo. Naging kabahagi ko po kayo ng aking maliit na YouTube channel. At syempre hindi ko po maabot ang aking 100, more than 100k subscribers dito sa aking maliit na YouTube channel kung wala po kayo. Dahil hindi po biro ang maabot. Ang hirap, determination, at kahit maghirap ka pa, kahit anong gawin mo na determination, kung hindi po ibibigay sa inyo itong 100k subscribers,
na server play button ay hindi po maabot yan. Naabot ko po ito sa tulong ng mahal na Panginoon. At siyempre kayo, determination po yan. At siyempre, tiwala sa sarili. Mga kaibigan, maraming salamat po, pasensya na po. Sa mga ilang araw, wala akong upload. I'm busy ho. But katulad po na nagsasabi, baka daw po ako ay nabayaran na hindi ako tinatapik ang mga tinatapik ko na mainit. I'm very sorry po. Tama po ang mga, ika nga po, nire-respeto ko po ang inyong mga sinasabi na nabayaran ako kaya hindi ako nagbablog ng ilang araw. Kahit ano pong mangyari, mag-ulam man ako ng asin at bagoong, kamatis, anumang ulam, kahit wala po akong pera sa bulsa, hindi po nababayaran ang aking prinsipyo. Nandito po ang channel ko, ano mat mangyari, mananatiling nakatindig sa tuwid na daan, mga kaibigan. Pagpalain po tayo lahat, maraming salamat, sabay-sabay po nating i-like ang video na ito. Diyan po sa comment section, pwede po kayo mag-comment ng anumang public opinion. Bye-bye, palakpakan!